So mga tol, alam na nga po ng karamihan na naganap na po noong Sabado ang bigating laban sa pagitan ni Mike Tyson versus Jake Paul sa AT&T Stadium, Arlington, Texas. At alam na nga po ng karamihan mga tol na natalo ang 58 years old na si Mike Tyson sa mas batang 27 anyos lang na si Jake Paul sa pamamagitan ng unanimous decision. Maganda naman po ang pinakitang laban ni Mike Tyson sa una at pangalawang round, pero lumabas na talaga ang edad niya mga tol pagtungtong ng round 3. Napagod si Mike Tyson at yun ang sinamantala ni Jake Paul, kaya dinomina ni Jake Paul ang legend. So panalong panalo nga po dyan mga tol ang Netflix na nag-airi sa laban na yan. Ayon po kasi sa balita mga tol, 65 million umano ang nanood online sa Netflix, kaya tiba-tiba po talaga ang Netflix mga tol. Pero sa kabila ng sobrang daming nanood mga tol, marami naman po ang na-bad trip. Nagkaroon po kasi ng problema yung network mga tol. Marami po kasi ang nakaranas ng buffering issue sa site at naka-encountered ng error. So humingi naman po ng sorry ang Netflix mga tol sa nangyari. Sa susunod umano, ipipix daw nila ang issue na yan. Sinabi din po ng Netflix mga tol na patuloy umano sila magsasagawa ng sports live, hindi lang sa boxing kundi din daw sa ibang sports. Ayon pa sa report mga tol, hindi rin daw yan yung first time na magkaproblema ang Netflix. Last year, nag-apologize din ang Netflix mga tol noong makaranas din ng delay dahil sa glitch sa palabas na dating show. Samantala, matapos pong i-report na kumubra daw si Mike Tyson ng 20 million plus US dollars at 40 million US dollars naman dito kay Jake Paul, maraming nga po ngayon ang nagkaka-interest na labanan si Jake Paul dahil sa limpak-limpak na salapi ang kikitain. Maraming nga po nagkaka-interest mga tol kay Jake Paul ng mga retiradong boksingero at kahit active boxer. Katulad na lang ni undisputed light heavyweight world champion Artur Beterbiev. Pumalag nga po itong si Artur Beterbiev mga tol sa hamon ni Jake Paul. Birada nga po ni Beterbiev mga tol. Open daw siya sa suggestion na maglaban sila ni Jake Paul na nakataya ang kanyang undisputed belt sa light heavyweight. Ano daw ba ang magagawa ni Jake Paul sa isang undisputed champion? Maging nga po ang former world champion na si Shannon Briggs, gusto din makalaban si Jake Paul. Wika nga po ni Briggs mga tol bago ang laban ni Jake Paul at Mike Tyson. Kung tatalunin daw ni Jake Paul si Mike Tyson, gusto daw niyang labanan si Jake Paul. Maging ang superstar UFC mga tol na si Conor McGregor, gusto ding labanan si Jake Paul. Pero ang gusto ni McGregor mga tol, sa 170 pounds sila maglaban ni Jake Paul. Banat naman ni Jake Paul mga tol kay Conor McGregor, hindi daw mangyayari na maglaban sila sa 170 pounds. Pero kung gusto daw ni Conor McGregor na maglaban sila, kahit sa MMA, papalag daw siya basta walang weight limit. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita na nga po si Mike Tyson sa pagkatalo niya. Bagamat natalo daw siya, panalo pa rin daw siya. Binunyag kasi ni Mike Tyson mga tol na muntik na daw siya mamatay noong buwan ng June na magkasakit siya. Sinalinan daw siya ng 8 dugo. Halos kalahati umano ang nawalang dugo sa kanya mga tol at 25 pounds noong nasa hospital daw siya. So kinailangan nga daw niyang lumaban mga tol para maging healthy, kaya nasabi niyang panalo pa din daw siya. Bukod dyan mga tol, nakita din umano ng mga anak niya na lumaban siya hanggang 8th round na nakatayo pa rin sa harap ni Jake Paul. Kaya nagpapasalamat mga tol si Mike Tyson sa mga fans niya na patuloy pa rin daw siyang sinusuportahan. Umani naman po ng papuri mga tol si Mike Tyson sa mga fans kahit na natalo siya. Sa ibang banda naman mga tol, kahapon nga po napalaban ang number 1 contender sa lightweight na si William Cepeda kontra dito kay Tevin Farmer. Nagulat nga po ang karamihan mga tol nang bumagsak si Cepeda sa round 4. Nakatayo naman si Cepeda mga tol at nakabawi. Humabol siya ng puntos mga tol, kaya nakuha niya ang panalo via split decision. So napapaisip na ngayon ng mga boxing fans mga tol kung kakayanin nga daw ba ni Cepeda itong si Shakur Stevenson dahil sa pagkaka-knockdown niya. Maging si Shakur Stevenson nga mga tol, natuwa noong makitang ma-knockdown si Cepeda at napapost pa ito sa kanyang social media account at sinabing pud. So para nagkaroon ng kumpiyansa mga tol si Shakur Stevenson na kayang-kaya niyang talunin itong si Cepeda. Sa iba pang balita mga tol, napalaban nga din po kahapon ng tinalo ni General Casimero na si Doc Maika. Nakalaban ni Doc Maika mga tol itong si Dominic Crowder. First round nga lang mga tol ang tinagal ni Doc Maika. Knockout agad ang sinapit niya. Pero nagtataka mga tol ang mga commentators kung paano na knockout itong si Doc Maika. Dahil noong airplay mga tol ang slow motion, makikita mga tol na tumama sa gloves ni Doc Maika ang suntok at hindi naman sa mukha ni Doc Maika. Pero nasaktan nga po itong si Doc Maika mga tol, napatalikod at napaupo sa corner. Binilangan siya ng referee
at hindi na nakatayo pa. Kaya idiniklara po siyang knockout sa first round. Suspecha nga po ng mga commentators mga tol. Baka daw nasaktan si Doc Micah sa sarili niyang gloves. Kumbaga mga tol, naramdaman ni Doc Micah ang impact ng suntok sa sarili niyang gloves. So baka nga po ganyan ang nangyari mga tol. Matatandaan po kasi natin mga tol sa laban ni Dimitri Bibol dito kay Arthur Beterbiev. Sinabi nga po ni Bibol mga tol sa interview, naramdam umano niya ang suntok ni Beterbiev. Kahit nasasalag daw niya yung suntok ni Beterbiev, yung impact daw ng suntok mga tol, tumatagos. So baka ganyan nga din po ang nangyari kay Doc Micah mga tol. Pero sinasabi naman po ng ibang fans mga tol na mukhang benta daw ang laban na yan. So naging sunod-sunod na nga po ang talo ni Doc Micah mga tol mula nang matalo siya kay Casimero taong 2020.